grande. Kasi medyo na busy and naisip ko i-vlog kasi may napapansin kayo sa likod, walang tao sa likod, tahimik sa likod, walang mga makukulit, dalawa lang kami, joke lang yun, hindi sila sagapan, makukulit lang sila. So nagka-time kami together, so sa mga married couple, huwag makakalimutan na lumabas and mag-date, mahal, makalimutan nyo yan. Ngayon, eh, syempre, medyo matagal na. Ayan, so, kailangan niya rin ng time together na kayong dalawa na. Ayan, kasi may dahilan siya para i-date ako, pero, wait, hindi, oh, yun na nga. Pero hindi kailangan na may occasion para i-date niyo yung mga wife niyo. Tama? So, dapat, make it a point na i-date nyo yung mga asawa nyo once in a while and magkaroon kayo ng time together na kayo lang ang nag-uusap, walang ibang distractions. Mga goals in life, mga kung anong plano, yung mga ayan, pwede yan, yung mga tampo, ganyan. So, ayun nga, and then dahil anniversary namin ngayon, magdi-dinner kami, hindi ko alam kung saan. Magdi-dinner tayo and parang anniversary, date, and Valentine's. Kasi February 14 na bukas, so ang galing niya talaga pumili para isang date na lang. Yan yung tip ko. Isang gastusan na lang. Yan yung tip ko sa mga ibig sakto natin. Isakto niya sa okasyon. Para alam niyo na yung gawin nyo sa ganitong sitwasyon, naahan nyo na kaagad. Isabay nyo para isang... Baka mapamahal ka pa. Oo nga. Tapos, so ayun na nga, isasama namin kayo. So, simple date lang tayo and nakapangdiinan si Sir Mark. Parang general joke. Medyo nag-ayos tayo, syempre. Automatic na yan. Nakaganyan yung hair ko. Ayan. So, sasama namin kayo. Ang aga namin umalis ngayon. Congrats mo naman ako. Ang aga ko natapos sa ayos natin. Makakabot sa alagay na yan? Hindi ako late. Uy, 1 hour late lang. Uy, pero medyo nag-improve na ako. Hindi ka late. Uy, itanong mo sa kanila. Hindi ka late, pero 1 hour late ka. Late pa rin yun. Hindi, pero hindi na sobrang. Hindi ka masyadong nabugnot kakaintay. So, itanong mo sa kanila, wala namang ibang, walang girls na hindi nalilate. Lagi silang nagpapaganda para sa mga asawa nila. Tingnan ko nga, pagtatanong nga ako sa mga kilala natin. Itanong mo lahat. Itanong mo kay Russell, kay Gio, itanong mo lahat sa mga teammates mo yan. Tanong ko nga sa kanila. Kasi, gusto namin maging maganda sa paningin nyo. Ayun, ganun ba yan? Oo! Siyempre, nag-aayos kami. Nag-aayos ako ng mga sapatos kasi, ko doon. Sabi mo sa akin, maliligo na ako. Naliligo na ako, nag-aayos na ako. Oo, yun pala. Pagdating mo, nasa buhok pa lang ako. Nasa buhok ka pa lang nag-start. Wala ka pa palang nagawa. Yun pala. Eh, ganun talaga. Kasi kayo, ligo lang kayo, tapos bihes. Kami, nagtagal namin nag-iisip na susuot. Tapos, iisipin pa namin, ano yung lipstick na susuotin namin? Ang tagal namin mag-isip ng ganon. Alam mo ba yun? Tapos, gaya ako, isipin ko pa kung anong pabango yung bagay sa araw na to. Oh, ganon ba? Sa amin. Eh, sa kami, mga lalaki, na kumakayod pa kami bago maligo, nagkukuskos pa ng kaldero.
o mga baligo, nag-aayos, nagliligpit, nagpapakaya ng anak. Pag napataas ang... Pag nasa trabaho kayo, kami gumagawa niyan. Kaya so ngayon, habang nandyan ka, ikaw gumagawa nun. Pero kapag nasa trabaho ka araw-araw, trabaho ko yun. Hindi po ako makikita ang nakaayos. Hindi niyo ako makikita ang nakaganito na nakakulot tapos nakalugay yung buhok. Sa araw-araw yung buhok ko, in reality, nakaganon, nakatali lang. Eh, wala, kanina, wala akong bang, kanina, nakataas ba manood, na yan. Manood ng TV, relax ako. Kaso, sabi mo sa akin, maligo ka na. Kasi malilate ka. Hindi kasi minsan parang parang ang bilis mo lang, parang liliguan mo lang ako, tapos okay ka na. Parang hindi ka man lang, hindi mo pinaghandaan. Unlike ako, parang ilang hours ako parang nagpapatuyo ng hair, naglalagay pa ako ng hair oil, naglalagay pa ako ng... Alam, magpapulot ako. Hindi, pero syempre kailangan iisipin mo anong susutin mo, ganyan. Hindi ka nanonood, dapat di ka dapat natataranta ka. Parang yeah. Ganun. Eh sa akin kasi nandun na yung mga nakahangin yung mga damit. Pipili na ako, dumili na yun. Hindi, pero pag kasi sa mga babae, medyo matagal silang mag-design na susutin. So, okay. Anyway, ang haba na ng discussion natin. Mag-comment kayo sa baba kung ganyan din kayo na ang tagal mag-bihis sa mga babae tapos yung lalaki is parang relax na relax lang tapos after maligo, bihis, okay na tapos nandito na lang sa sasakyan ikaw pa rin yung huling sasakay ganun din ako eh tapos hindi pa naka-ice yung bag ko naka-ice ko ba yung mga gamit na dadalhin ko so ayan, comment kayo sa baba kung nakaka-relate kayo sa akin sa amin kasi parang kasalanan ko eh ganun ang nangyayari. Hindi naman kasalanan. Mahal, pagbaba yung ano, maganda yung lighting hindi, natin. Hindi naman kasalanan. Wala ko lang sabihing kasalanan. Sabi ko, nabagalan ang tulad na ako. Medyo, mahal, nag-improve na ako. Nag-improve ko na. Hindi kalahati, na ako. Kalahati. Medyo, kalahati. Puti-puti yan, hindi yan basta-basta. Okay lang. So, ayan guys, sama namin kayo sa aming date. And ganyan lang kami, kukulitan and minsan nag-aasaran. So, ayan. Alam mo ba saan tayo pupunta? Saan ba to? Parang sa Soneta. Kaya nga. Sabi ko sa'yo, sa iba tayo. Andiyan nga, sa iba nga to. Puti sa iba nga. Okay, sige. So, see you guys later. Ang aga namin. Mahal, ngayon na tayo umalis. Nag-date na may araw pa. Yeah. Lagi tayong gabi umalis. Nag-improve na. Thanks to me. Thanks to you. Sige. Bye-bye. Welcome! Ang ganda ng mga flowers! Yung isip ko general. Surprise kasi natin ng roses at saka yung macarons. Favorite yung macarons. Favorite niya. Naku, kikiligin na naman yan. Pakita natin yung flowers. Kikiligin sa... Tapan sa... Flowers. Tsaka sa macarons. Masarap.
Ang kinakain mo? Salad, aquario, healthy. Ito, healthy. Grabe. Oh, ano, salad. Pa-healthy ka ngayon, ha? Pa-healthy. Pa-healthy, ha? Oh, yun na nga. Pero, ilang years na tayo? Wala na. Ilang years na tayo na mag-boyfriend? Tapos magkakilala? 16, you know? 16. Grabe, no? Sabihin, tumanda na tayo. Ibig sabihin, parang kalahati ng buhay natin, kakilala na tayo. Grabe mahal, no? Parang, maisip mo, sobrang less natin. Dati yung mga nakakain na, yung parang date natin, yung parang simple lang ngayon, nakakapinin na tayo, nang gusto natin. Diba? Kasi parang, in-bless tayo. Kasi tayo na parang sobrang, kasi parang tali, habang pag-date na yan, nakaka-afford ka. Sakto lang. Nasa sakto lang ako pa. Biyari ng Panginoon. Bibili natin yung sinasabi. Sir Mark. Yes. Meron ba bang space para sa dessert? Nagpapababa na kami ng mga. Hindi ako lang po, just let me know pag may kailangan lang sila. Tapos yung steak sauce ninyo mamaya, yes. Bibigay ko na po. Nag-uusap na lang ako, walang pagkain. Sige sir, hindi ko. Pero gusto kong bumili ng ano doon. May gusto kong tikman doon. So, anong ma-advise mo sa mga couple? So, dapat meron din tayong advice. Di lang tayo nagde-date. Di lang tayo pinapakita na nagde-date tayo. Nag-advise din tayo. Ano yung pinaka bibigay mong advice para tumagal? Bakit tayo tumagal? Ako muna. Ako, siguro, give and take and forgive, kailangan ng forgiveness, kailangan ng understanding kasi hindi perfect yung partner mo and syempre hindi mawawala dapat yung communication nyo and pinaka-important is pinapipray mo yung partner mo. Ayun. Siyempre. Advice ko sa akin. Bakit tayo nagtagal? Ano yung ano? Ako yung parang understanding sa ngayon and yung pasensya bakit. Kasi minsan tayo wala tayong pasensya. Especially sa relasyon. Diba? Hirap sitwasyon na gano'n. Kasi nga, minsan, hindi na natin naisip yung problema minsan. Pag wala tayong pasensya, siyempre, kung wala kang pasensya, mabilis ka mapikon, mabilis ka ma-irritate sa partner mo. So, ako ba yun? Hindi naman ikaw. Sinasabi ko kasi, based sa mga nakikita ko rin, siyempre, na-experience ko rin yung mga ganun. Kasi minsan, hindi naman tayo perfecto na, alam mo yun, na
komportable sa isa't isa. Meron talagang time na parang magkakainisan kayo. Pero never ako ako mahal. Ewan ko lang sa'yo. Ako, never kong naisip na makipaghiwalay sa'yo. Kahit parang gano'n tayo mag-away. Kung nag-away man tayo or meron tayong problema, meron tayong hindi pinagkakaunawaan. Never kong naisip na makipaghiwalay ako or tatapusin ko yung relationship natin. Kasi hindi yun yung goal ko. Yung goal ko is goal natin and goal ko forever. Ayun. So, never ko siyang maisip na kung merong problem or meron kaming pinagdadaanan. Never sumagi as in 1% or maski katiting 0.01 na nasabi ko na ayoko na. Yun. Ikaw ba? Hindi mo. Oh. Yan lang din sa akin. Galaro ka man. Nakakainis. Yan lang din sa akin. Kaya yun yung sabi ko nga nung mga ganong sitwasyon. Dapat natin. Yung pasensya. At saka yung siyempre, yung marriage. Siyempre, first talaga yung si God yung center ng marriage yung natin. Kasi in the time na crisis sa marriage natin, siyempre, sa kanya pa rin tayo babalik. Yung parang foundation, dapat back yung maganda yung foundation ng kasi pag wala tayo nila talaga, ang hirap talaga. So, kami, parang college, parang yun na. Yun na yung start ng panan, yung sama namin. Yung foundation talaga. At dalawa pa kami dati na is God talaga. Yung center of lahat. Lahat, hindi na sa marriage. Lahat ng ginagawa. Siyempre, lagi natin yung honor lagi. Siyempre, yun lang yung lagi na experience natin. So, kaya kayo, yung ano yung siyempre, lahat naman tayo, gusto natin mag-si God lagi. Di naman, sa iba naman kasi, iba-iba yung kwan tao. Pero, para sa amin kasi, yung experience namin, si God talaga, maraming blessing na bibigay. Siguro kung hindi, namin. Ito, siguro kung hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon, siguro matagal na tayong hindi okay or wala na tayo. Kasi lahat ng relationship, lahat ng marriage, may pinagdadaanan. Totoo, hindi naman perfect. Oo, and then, hindi rin naman perfect si Mark, hindi rin naman ako perfect. Meron akong, meron akong ugali, meron din siyang ugali na hindi ako okay. Kung hindi mo i-forgive yung partner mo, parang kung hahanapan mo siya ng butas or hahanapan mo siya ng hahanapin mo yung wala sa kanya, mahirap talaga. Diba? So, ito rin advice ko, hindi mo rin mababago yung isang tao kung gano'n na talaga siya. Kung hindi siya masyadong sweet, kagaya ni Mark. Sinasabi ko yan sa kanya, naka-adjust naman siya. Pero kumari, kung gano'n naman talaga yung gano'n talaga yung kanyang ugali, hindi mo yun siya talaga sabi na, maging ganyan ka. Hindi naman gano'n. Diba? Open up mo lang sa kanya. But, ipapag-pray mo yun na eventually, ang babaguhin ni God is ikaw, ibig sabihin, mas ma-accept mo siya na hindi siya masyadong sweet or hindi siya masyadong ganyan. Meron kang hinahanap sa kanya na hindi siya masyadong expressive, ganyan. But sa service naman or sa words, lagi kanyang ina-assure na mahal kanya, ganun. So, iba-iba naman yun. Oo. Iba-iba naman yun. So, ikaw na. So, ako. Totoo, di naman ako sweet. Di ako sweet. Pero, binibigay ko pa rin yung best ko na. Ano pa yung mabibigay ko. Alam mo naman. Hindi siya super sweet. Sweet si Mark, pero hindi siya. Hindi siya yung parang sobrang showy. Pero kapag yung sa everyday is makikita mo naman yung care niya sa iyo. Hindi lang siya super mabulaklak magsalita. And pero kapag naging pag sweet naman siya, kikiligin ka naman. So ang dami ko nang sinabi. Sweet ka. Pero ako, sweet, mas sweet pa
Okay guys, thank you guys sa pagsama sa amin. And sana nag-enjoy, ay! Sorry, sana nag-enjoy kayo sa aming date. And Back to basic. Bantay bata. Oo, magbabantay na kami ng bata ulit. And God bless you guys. Thank you for watching. Thank you for watching and God bless. Hindi mo may haigat kaya natin dito? Hindi mo, sir. Yung haigat, wala rin sa'yo. Pagod na? Sana hindi mo.